Robert Bolick, bound to Hinebra pala, at Justin Brownlee, good news panalo sa kaso as Hinebra import pa rin mga ka-idol. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Sa ngayon nga mga ka-idol ay nilabas na ang schedule ng PBA Commissioner's Cup na magsisimula nga yan sa November 5 na sisimula ng laban ng Magnolia Hotshots at TNT. At syempre, ngayong Commissioner's Cup inaabangan ng defending champion ng Barangay Hinebra na magsisimula nga kanilang laban kontra Converge Fiber Xers sa November 17, mga ka-idol. Habang ipinakilala na rin naman at tila kumpleto na ang import ng iba't ibang team ngayong Commissioner's Cup. Sa Barangay Hinebra, nandiyan nga itong si Justin Brawley, Converge Fiber Xers, Tom Vodanovich, TNT, Ronde Hollis Jefferson, Magnolia, Tyler B, Blackwater, Chris Ortiz, Enlex, Thomas Robinson, Rain or Shine, The One Summers, San Miguel Beerman, Tyler Stone, Tira Firma, Thomas Ditsay, Phoenix, Jonathan Williams, at para naman sa Northport Batangpier, mga ka-idol, ipinakilala na nga nila ang kanilang import. At yan nga ay mula sa Australia, mga ka-idol, ito nga si Venka Tisha o Venki, kung saan siya nga magiging import ng Northport Batangpier. Habang sa Meralco Bolts naman, mga ka-idol, ay nabigo naman Ferron Hunt, kung kaya't may bago na nga silang import, ito nga mga ka-idol ay si Bremu. Good news din, mga ka-idol, mula nga sa TV5 ay may bago ng tahanan ang PBA Commissioner's Cup, kung saan mapapanood nga natin ang live stream sa A2Z channel. Good news man pero bad news naman para kay RR Pugoy dahil siya nga ay out of Commissioner's Cup dahil na rin sa heart condition niya, mga ka-idol. Gayun din naman at katulad pa rin ng dati, tila itong si Mikey Williams ay nagdidemand ng mas malaking sahod dahil nga wala pa rin siya sa lineup ng TNT at hindi pa rin talaga siya umuwi ng Pilipinas, mga ka-idol. Habang ang former SMB veteran naman na si Alex Cabagnot ay floating sa ngayon dahil nga siya ay nasa unrestricted free agency, mga ka-idol, at wala pang team na nagpapapirma sa kanya. Bad news man ang ilan sa mga star player, mga ka-idol, tila excitement naman ang nararamdaman ni Maverick Amnesi dahil nga siya ang bagong member ng crowd favorite na Barangay Hinebra. Hindi naman at excited itong si Jeron Teng bilang bagong bahagi ng SMB. Isa rin sa matagal nang gustong mangyari ni Jeron Teng na katulad ng kanyang ama na naging bahagi rin ng SMC Group or ng SMB. At isa rin sa pinag-uusapan ng biglaang paghiling nitong si Robert Bolick na i-release siya ng isa sa mga team sa Japan, mga ka-idol. At yan nga ang Fukushima Firebands na sabi nga due to personal reasons nitong si Bolick. Ngayon nga sa handler nitong si Robert Bolick, the team has agreed Bolick and his wife Cassandra are on their way back to Philippines due to the delicate situation of her pregnancy. His potential absence because of home away games, Robert has decided to prioritize their family. Ngayon din mainit na pinag-uusapan itong si Robert Bolick ay maaari ng tuluyan makuha ng Barangay Hinebra na noon pa, mga ka-idol, ay naru-rumor na. Katulad na lamang ng tila pahiwating nitong si L.A. Tenorio. Sabi nga niya rito, kung may gusto mo na kumapunta sa Barangay Hinebra, itong si Robert Bolick, yung complete package na. Na noon pa nga ay talagang nababalita na talagang gusto ding makuha siya ng Barangay Hinebra. At tila nga, mga ka-idol, ito na ang tamang panahon para kay Robert Bolick na mapunta siya sa Barangay Hinebra kung sakali nga magbabalik siya sa PBA. At sa kabilang banda nga, mga ka-idol, sinasabi nga na nakuha na ng Barangay Hinebra si Maverick Amnesi, si Jeron Teng sa San Miguel Beerman, ito namang si Robert Bolick sa Magnolia Hotshots. At yan nga ay hindi pa rin sigurado, mga ka-idol, lalo pat gustong gusto rin siya ng Barangay Hinebra. Na kung kayong tatanungin ko, mga ka-idol, saan nga bang SMC Group kung sakaling babalik itong si Robert Bolick, mapupunta o siya ay nababagay? Ngayon naman, mga ka-idol, ay pag-usapan natin ang naging kontrobersyal sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas. Na noong unang ay binalot ng kaba, mga ka-idol, dahil tila mababawi nga ang pinaghirapan na gold medal ng basketball player na Gilas Pilipinas. Na sa kabilang banda ngayon, nilinaw na hindi apektado ang titulo na nakuha ng Gilas Pilipinas bilang gold medalist sa Asian Games sa makumakalat na isyo ngayon. At yan nga ay about kay Justin Brownlee, kung saan nagpositive nga siya sa drug test, mga ka-idol. Alam naman natin isa sa mga rules and regulations pagdating sa Asian Games. Kung kaya't mariin ngang sinasabi, mga ka-idol, na masuspende na itong si Justin Brownlee dahil nga hinihintay na lamang ang magiging final decision. Sa kabilangan niyan, mga ka-idol, ay kumakalat ng issue na maaaring mapalitan na itong si Justin Brownlee at pinaghahandaan na nga ng Barangay Hinebra na maaaring makuha itong si Nicholson Makulo o kaya naman itong si Miles Powell. Nasabi pa nga ng iba, mas bagay daw itong si Makulo sa Barangay Hinebra, lalo pat katulad din ang galawan niya, ang galawan ni Justin Brownlee. At higit sa lahat, gusto niya rin maging naturalized player, mga ka-idol. Nasa issue nga ni Justin Brownlee sa ngayon, mga ka-idol, nilinaw ng TOC President na si Abraham, any suspension will be forwarded to FIBA and if will forward it to SBP
So all game sanctioned by FIBA, automatic ban yan. At hirit pa ni Alfrancis Chua sa magiging final decision, we're just going to wait kung anong sasabihin nila. As of now, wait and see kung anong gagawin kay Brownlee. Brownlee can still appeal the positive test but opening the B sample taken from him on October 17 but Chua said Brownlee will no longer do so. Huwag na lang yung B, yun pa rin yung ihi niya. Na kung titingnan natin mga kadulong sitwasyon, talagang malaki ang tsansa na masuspinde itong si Justin Brownlee. Ngunit sa kabilang banda mga ka-idol ay tila nagkaroon ng pag-asa. Nasabi nga rito mga ka-idol, Justin Brownlee has waived his right and did not request to open the B sample used for doping test conducted during the 90th Hangzhou Asian Games. The development was told by Philippine Olympic Committee President Abraham Solentino. Solentino earlier said that Brownlee's failure to pass a doping test might related to medication he took for his injury. This is why Brownlee is reportedly preparing the medical document needed for his appeal. Inaasikaso na muna niya yung mga medical documents niya at kung ano yung piniriscribe sa kanya nung nasa medication niya sa United States ng doktor. Certifications that will be needed in case mag-appeal. Sa ngayon, malaki pa rin ang pagkakataon itong si Justin Brownlee na mag-appeal mga ka-idol. Dahil para mapatunayan lamang na bahagi nga kung anumang substance ang na-discover sa kanya o naging positive siya, na bahagi nga ng kanyang medication. At kung sakali nga ay maaaring ma-excuse itong mga ka-idol at magpatuloy na itong si Justin Brownlee ang barangay Ginebra import pa rin. Pero sa kabilang banda mga ka-idol, kung hindi man maaprubahan at patuloy nga siyang isuspende, sino nga kaya ang karapat-dapat na makuha ng bagong import ng barangay Ginebra? Kung yung makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.